street crowd reaction. Kilala rin to si EJ Power na magaling bumalanse ng round ng mga bars, ng mga jokes niya, na high-end talaga yung jokes niya. So, na-excite ako para dun. Matagal akong nawala, like 5 years. Si Abra matagal din nawala. So, parehas sigurong gutom at parehas inaabangan ng mga tao. Kapatid na EJ, excited ako sa laban na to. Excited ako sa piyesta mo. Excited akong duruging ka. Kaya sana talagang dumating ka dito para pabuhusan ako ng mga malulupit na pogi bars dahil matik na tol. Hi Abra, daddy's home. Flip Top Round 13, Day 1, dito pa rin, Flip Top Warehouse, San Juan City. Huling laban na ng gabi, isang malaking shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng mga MCs. At lahat ng mga kasama natin buong taon, lahat ng support ng tunay, live, online, lahat ng MCs na bumubuo na liga, at syempre lahat ng mga represent collab. Sa kanan ko, ang pagbabalik, Pasig City, represent para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Abra. Mula sa Flip Top, repping LDP, reigning MVP, at rated SPG. Ako si Abra. At sa kaliwa naman, ang papabalik din, Bataan represent para sa inyo, magigay tayo lahat para kay EJ Pau. Ako ay weirdo, tanong mo pa sa kahit sino. Ako ay weirdo. Nanalo ng coin toss EJ Power. Pinili niya mauna si Abra. Tignan lang ang minuto. Dapat, pahinggan natin ito. Round 13, day 1. Uling laban ng gabi natin, Abra. Arik! Nagkamali ka. 3 minutes. Yo! First of all, para sa mga fans ngayon, pasensya na sa choko kay Pistol. Last na yon, ahon game! Yeah! Sobrang gwapo ko talaga! Pogi pa rin kahit na kulang sa kain. Sorry, sad ako sa wishing well, kaya may hugot, pasaring. Itong challenger, deep, tumutula rin. Pero ako, nice, sobra kong lalim. Onting slip up lang, baka biglang mahulog to sa akin. Pakilala ko muna si EJ Power. Unti-unti lang. Yung character type ni EJ Power, pugi-pugian. Paliwala kahit marunong si EJ Power sa multi-multihan, kung yung pangalan niyang EJ Power, mamaya guguhit-guhitan. From pistolero to piokero. Sitting pretty tong si Pretty Boy. Gandang lalaki nito, kaso tikolero. Miniature yung pututoy. Totoo ako'y na-burnout, nag-hiatus, nawala si Prometheus. Ngayon lang ulit, nagka-spark, kaya bumaba ng Olympus. Muli magpapa-apoy at susubukan gawing the Jetsons. Tung mga amoy ombak na, takbo ng utak na, kaya baklang parang Flintstones! Magugulat pa ba tayo pag nakita tong nakikipag-intercourse sa mga winter porn? E galawan pa lang, lams na ang direksyon ng karir ni EJ Boards. Peter North. So predictable naman this. Jester ni Haring Gilgamesh, nasanay sa panay patawa. Pustahan dahil sa killer smile niya. Pati si Queen Elizabeth, patay na patay sa kanya. Alias ni Arik, Babe Enigma, Nox Boss. Tapos si EJ Bay ng Liga ay Sos. Ako, kahit Dane Bumida, Chuck Lady Killa, Bay ng League of Shadows.
Feeling Abra lang din. Ito si Ungas, pero sa Pinas, huyo ka, men. Gusto mo rin ba? Basagan ng mukha. Ako, ayoko. Lugi pa rin. Anyari sa deltoids mo. Nagmahal yung steroids, no? Sa Colorado, pustahan tayo. 10 joints to. Ngayon lang ako, may nakabattle na kasing engot mo. Di mo malaman kung macho dancer o enchongo. Galawan nito, mala Elvis. Homegrown o Austin Butler. Dapat dito kay Mr. Florentino, Stone Cold Steve Austin Stunner. Pag to biglang naging si EJ Flower, oh no, Mary Austin's lover. Ako si Dr. Evil, tatanggalan ko ng mojo si Austin Powers. Pati rebat mong, Dr. Evil, kasi junior niya, mini-me, wasak, tangin na basag, usapang titi ba sa clap, pare naman yak, sa'yo malaki, sa akin masarap. Sa'yo... Sa'yo, Tweety Bird, sa akin, Mighty Duck. Pagtulog, paggising, Blaziken, Giant Fighting Cock. Titi mo, may triceps lang. Sa akin, Triceratops, kasi real to. Certified, bonafide, bonjing ka pare. OG na jahe, branding mo, Mr. Suave. Tapos, all-in pa grabe. OA parate, kala mo siya'y ballin, galante. Discarding niya'y Adonis, maarte, panay pa poging atake. May erotic pa nga eh. Tas mga nagre-react na may, puro lalaki. Makatang ibang laban sa alias Bay ng flip-top. Batain yung base sa Amerika at married na kay Jonah May na in love. Nagbabalik lupang sinilangan upang magka-break sa hip-hop. Fame na instant parang made for TikTok para great to be back. Kaso natapat sa major in rap na crowd favorite cap. 1.21 gigawatt shock value ang hatid ni Raiden Kidlat sa isang iglat. Fatally struck, siguradong fade to pitch black pag nag-fail to keep up. Kaya Bay ng flip-top! Brace for impact! Limang taon pero walang silbi ang powerbomb na gain dito sa Battle of the Brains. Alam kong galing lang yan sa mga trending topic, what a shame. Kala ni Alden Richards, basta may yayadab, shutdown na yung game. Kahit suminghot ka pa ng isang sako na cocaine, madali lang i-cut off yung power pag sinut off ko yung main! Babality, world-class quality time! Triceratops daw titi niya. Lahat naman kayo, elips na. O, triceratops nga titi mo kasi putang ina, extinct na. What up, shawty? Isang tanong lang bago simula ng labang to. Abra! Anong feeling ng mas pogi sa'yo ngayon yung kalaban mo? Kasi parehas daw kaming heartthrob ng flip-top. Aba, hindi pa pwede. Kung magiging nilalang ka na mas pogi sa'kin, ano ka? Siniswerte. Siya si Abra. Ang makatanghibang, sino ba kasi yan? Akala mo astig tingnan ulul mo kakantimang. Mga ba na talaga namang nakakailang? Hindi ko gets kung ba't marami diyang nagagalingan? Eh kung magratong si Pandak, parang manghahalik lang. Eto na muli ang inyong kinasasabikan. Wawasakin na ang entabladong papanigan. At sa akin pagbabalik, hindi na ako magpapadaig dahil pag-auwan ko madyak buong daigdig! Mayayanig! Ang inang piyok yan, sinira yung buhay ko. Sabi ko kay Anigma yung gusto kong kalaban, chill. Pero binigay niya sa akin si Abra para daw may trail. Kaya tol, walang yabangan ha. Dapat purong bara lang at skills. Subukan mong sabihin na marami kang pera, sasampaling kita ng dollar bills. At aking moves, kahit smooth, ay kayang-kayang lumikha ng malakas na magnitude. Binyahi ko ang latitude. Bumaba pa ako ng altitude. Kaya pare dude, bigyan mo ako ng gratitude dahil para lang labanan ka, inistorbo pa ako ni Anigma sa Hollywood. Fuckboy bars? Yes! Yung shota mo, kakantun! 2022 na, mga chong! Baduy na yung mga banat na ganun. Tsaka wala akong balak tirahin yung shota niya. Sisinyo na, bahala dun. Sino may crush dito? Sino may crush dito? Jojowain o totropahin?
Pag-isipan nyo kung jojowain nyo ba siya. Isipin nyo mga salitangan nilalaro niya eh. Puso nyo pa kaya? Yung fans club mong abratiti na stick, parang may diferensya. Samantalang yung sa akin big time, puta, pati si Kong napapawear pa. Every artistin, Eric, edi ikaw na maraming prinsesa, at least wala akong fans club na mga babae na hindi pa niriregla. Handang-handa na pong lumamon. Parang Namor na may claymore, bali yung tinidor ni Poseidon. O nakalusot ka dun kay Patrick, pati na kay Trece Lason, kaso sumablay ka nung semis, napahiya at tumilapon. Kaya sa pag-recharge ni Alden, karir mo ay muling babangon. Kaya magpasalamat ka na lang dahil sa akin, nag-main event ka na rin ng ahon. Seryoso? Puging-puging na kayo sa kumag na to? E putang na mo, mukhang mas malaki pa etits ni Luxuria sa'yo. Kaya kung pagwapuhan lang bro, lahat ng aspeto lamang ako. Dahil di mo rin kayang palakihin yung boses mo ng ganto. Sabi niya, yung titi ko daw, extinct. Grabe, Pard. Anong extinct, gago? Welcome to Jurassic Park! Ang malinti ka ng old gods, swertihan, kumbaga, weather-weather lang. And besides ang god, di naman nagkakaedad. Ehem-ehem, forever young. Narinig lang namin sa round mo, panay, blah, blah, blah. Tas time, lahat tayo may oras sa mundong to, kaya sulitin mo. Yeah, 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 that's life. Kung may gauge ang mga gwapo, tayo sila ni paring Zayt. Ha, 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 alright. Kasi yung sabihing kagwapuhan nito, nalalapit kay Abra. Ah, 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 not quite. Halo-halong Bruce Wayne, Bruce Banner, Bruce Willis at Bruce Lee. Napaka-Bruce ko, papi. Tong wannabe Jim Carrey na nagpapaka-Bruce Almighty, magkaka-Bruces, gagi. Basag bungo pati buto, hati, kala mo pinagbububog na ni Bro Elite Baki. Si Broski may broken body. Base sa forensic study, bawat bukol sing laki ng isang buong takoyaki. Kahit tawagin mo kong unano bansot, pandak punggok, walang pasakit. Tandaan mo yung power ng one ring to rule them all, na pa sa kamay ng habit. Kala ko kalaban kong halimaw class S, hindi classless, class dismissed para sa mga punches nitong past tense. Kahit mag-rap ka pa ng mga nakakatawang personals na nonsense, wala kang mapapala bukod sa si Enigma may AdSense. Feeling top tier na siya, top dog ka ba tong specimen ng petimen? 16 million views na ang bag neto sa liga, damn! Ako times 10, 160M! Ibong mandaragit para kay Alaric, to na po yung order niyong Phoenix! Mainit, hatid ko'y sunugang walang hanggan sa request mo na time limit, more than 3 minutes! Walas tech, wannabe't body bag to kahit 1 month prep, pustahan tayo, nagpas 5 million views to, ano Arik? 500? Stay tuned, tuloy ang marto ng cute multis ni Abrakun. Sobrang imba ng mga obra, kala ng mga ob-ob yung wordsmith si Brother Loon. Power ko, pinapatakbo ng element 115. Rocket fuel ng mga spaceship na siyang aircraft ni Philip Ching. Habang power neto ni EJ galing sa unleaded na low octane. Underpowered laban sa fully charged Death Star super laser beam. Ako'y Dyson Sphere kumpara dito. Sa cheap na solar panel, pansin na yung dark matter sa mahina mong star power. Astig ba to ka, battle? Eh mas weak pa to ay Nancier. Regaluhan ko to ng Lola Nenas na may libreng Lolo Thunder. Old God's Night, pare, tight. Sumabay sa current, daming hype. Kuryente ko'y dumadaloy far and wide. 50,000 degrees Fahrenheit mula kay A. Third Rai Kage Lightning Style. Siguradong tatamaan ka ng Thunder Strike. Pagdating sa sining na may ningning, ako'y simpleng alagad. Imbis na mag-step down na, nag-step up pa, tapos EJ katapat. Ano to? One step forward, two steps back? Sige lang, attack! Pero pwede bang two steps forward na lang sa mga letrang E at J para GL na agad? Nung nag-BRB yung LA dito sa BTV, tong liga humina GDP. Sumika 3GS, lumakas si Pistol, Jonas at P13. Nakilala ang FRBL dahil na rin kina Ruffian at Men the B. Tapos nagpasiklab sa sunugan si Nazaki, Luxury at AKT. Ngayon papadanas ko kay EJ, extrajudicial killing spree. 0-3 para mong nasa dududan si Shea Hipponit ang feeling me. K.O. to sa
KO to sa akin para bang humit ng CBD o may bumiglang DDD para pag zero na yung HP, siguradong GG. Sulit yung entrance fee. Layo na nang narating ng bay ng flip top ha. Dating day 3 lang, naging day 2 ngayon, day 1 main event pa siya. Pero di ako believe kasi bukod sa lame kong umasta, fake kumpiyansa niya. Mag-flex ka lang na cuties cupcake, Legolas ka na. Pag yung abs mong two-piece hotcake, Leonidas na! Bawi-bawi din pag may time. Hindi ka katangkaran, huwag kang maangas, por pabor. Abraham pangalan, pero puta pag lumakad, Bulbasaur. Tangina, nung laban mo kay Invictus, may nalalaman ka pang 2-0. Ang yabang mo, iho. Kala mo kung sino. Ilan na panalo niya sa ahon? 0. Kamukha mo yung unanong laging kasama ni Habib. Pag humahatching si Gago, nauuntog lagi sa sahig. Sawang-sawa ka na ba? Diyan sa height mo na 4'7"? Pwes sa bagong taon, tumalon ka chong sa rooftop ng SM. Weak yung hinahain, basic kung susumahin. Pag dry yung mga letra, ini-spit ay kukulangin. Feeling Marvel superhero, patong bulilit na mahangin. Pwes pinasok mo ay quantum realm, manliliit kalalo sakin. Naalala mo to? Huwag mo akong kakainin. Huwag mo akong kakainin. Ang sakit mo naman sa bangs, bro. Paano ka pa kakainin ni Pistol? Nilamong ka na ng katangahan mo. Paano ka pa kakainin ni Pistol? Nilamong ka na ng katangahan mo. Nakakahiya yung pare. Isa kang engot ng taon. Walang ka-effort-effort binaon. Pero okay lang, malilimutan mo din yung pangyayaring yan kasi expert ka na dun. Yo. Pero itong si Abra, talagang di matatawaran. Kahit talo lagi sa laban, pumutok lalo yung pangalan. Gusto nyo bang malaman ba't yan sumikat ng agaran? Para siyang nag-basketball sa court ng gabi kasi yung spotlight binayaran. Kaya ba't nyo ba sinasabi na wala tong kaibigan at kaagapay? Kaya nga may kosa sa Abrakosa kasi sa mga bars yan may karamay. Kinabukasan ng rap? Are you sure? Kinabukasan ka pa rin ba kung sinusuka ka na ng culture? Yang alias mo sa respeto ang patunay na expelled ka na sa new school. Hendrix lang pinangalan nila sa'yo kasi tinanggalan ka na ng future. O anong sasabihin mo sa akin? Na ako'y naging sundalo? Kaya nawala sa eksena? Baka di na rin daw makasabay. Kasi bago na yung meta. Kung ba't ngayon lang ako sumulpot, isa lang ang tugon ko, mga repa. Hindi kasi ako pang barracks lang, pinangsusugod ako sa gera. Pagdating sa battle, ako yung paborito nilang solo player kahit san pa sumuot. Pagdating naman sa'yo, para silang punyetang cancer sa ML, walang gustong mag-support. Ako'y malakupra. Sige, subukan mo maipagtalbugan sa rounds ko, tol. Isang set ko pa lang, kuha ko agad lahat. Ganun ako kalupit sa crowd control. Kasi classic daw yung Abra versus EJ. Yan ang pilit nilang inuugnay. Hindi to classic, ito ay brawl. Di ka na makakauwi ng buhay. Kaya paglapag ko sa kontinente ka, vlog, sure hit pag nilaunch every attack. Wala nang retry-retry pagkat, hinding-hindi ako susurrender sa isang MC na wak. Kaya kahit sa una, dehado man ako dito sa baking pandak. Sa dulo, ako pa rin yung panalo, ganun magbigay ng epic comeback! Time! 2-0. Yo! Medyo palpak. Ano yung epic comeback? Tanginang yan. Utak nito pang grade 1, yung mindset, putang inang yan, caveman. Kahit magbuno lang, suzukan ng dugo yan, no need basabugan tong clown ng Reagan. Ang lakas ng loob maghamon ng 3 minutes pa more. Sira, ulo, di mo deserve oras ko, no? Sila, oo, Christ, kahit yung passion mo, sinakulo, shut down tong shadow clone in a flash, para bang nag-flying thunder god, Hokage moves, sinaro to. Jerusalem to Konoha bars, bitch. Power ko, knowledge. Talo ang uuwi mo, boy. Kahit kagabuhan ni Zaito, di makakasabay to dahil klaro kang bugrit, unggoy. Baliwala yung mga patama sa weak point, lalo na kung weak yung point. Sabi na nga ba, walang puso to si E-boy. Android lang tong si Bugoy. Mga kanta ko, genius, Zeus, malalupe, dudes. Kung usapang play count, numerous. Hiyang-hiya naman ako sa mga kanta ni Iggy Power, uma-average ng 2K views.
Ito na ba yung buhok anghel na may gininto ang tinig? May mabulaklak na dila kahit bihirang mag-amoy pinipig? Yung nagsabing buong mundo mayayanig! Shit! Di ko maisip. Ah, oo nga! Buong mundo mo mayayanig sa aking second coming, apokaliptik! Hayop ka talaga, EJ Powder. Kahit papano, beast mode niya mga linya mo. I'm sure proud mga relatives at repa peeps mo mula Colorado hanggang Manila Zoo. Marunong nang kumitil, humawak ng baril. Good thing at nagsundalo. Kasi pagkakaalam ko, hindi Hollywood pag sinabing may shooting sa Colorado. Kayun pa man, sarap kaya sa Amerika yung loss panalo. Safe na safe. Umuwi ka ba kasi bukod sa witty sa pangmalakas sa Amerika, sa Colorado, Asian hate? Nagiging Power Rangers yung mukha niya pagsabog sa ganja. Uy, alam na this. Mata pula, labi asul, gilagid pink. Tas yung ngipin, aha, you know what it is. Malamang Colorado Kush lang yung power niyang baon. Sa akin, pamanapa ni Poseidon, trident ni Triton. In the zone, feel at home sa crowd ngayong ahon. Ginawa kong HBO special tong flip top. Yun ang House of the Dragon. Itong si Johnny Quest na ang laro, Johnny Cage, yuyurakan lang to ni Mutaro. Anong mas gusto nyo, Johnny Bravo o Johnny Silverhand ni Keanu? Kaya here's Johnny. Aparientos kung gusto ni Johnny Knoxville, jackass tayo. Pero kung gusto ni Johnny Depp, hold your breath, sasampa sa ghost ship si Jack Sparrow. Kahit mag go Johnny go, Raiden wins. Flawless victory, fatality, kahit cage match dead. I'll put Johnny in a box, sabay finish him. Hashtag electric fence. Hindi sapat yung tugyot mong antas para dumurog ng pantas. Walang future to kung siya mismo di maka-move on from the past. Mga pinupunto niyang dahas, yung mga insulto mong wagas. Di yan kryptonite kay Clark, yan ay arc reactor ni Stark. Diyan ako umuhugot ng lakas! Prince Aladdin na Shaman King, yan ang bago kong face. Kakaibang phantom power ang gamit nitong Warrior Sage. Ikaw, kala ko ba power? Bakit low gauge? Humina na si Gago, nagka-power shortage ako. Mala Tesla coil na dead trade, doomsday device na long range. Tapos portable parang Mjolnir nitor para grabbing voltage. Parang baseball bat ng thunderbolt, smack in your face na may damage multiplier dahil ahon yung stage. Kamusta, Mr. Dreamboy? Natupad dream match mo? Ito na yung inception para sa dream guy nyo. Dreamland to. Pagtapos ng battle namin, ganun pa rin. Tulog na me, sleep na you. Mag-good night na ako, sweet dreams. Ikaw, kahit di naman naginip, dream come true! Isang linggo bago mag-Christmas time. Yo! Real shit! Masaya ako na naglaban na kami ni Idol, yung ngiti ko abot langit. Kaso yung pinauso mong meta sa flip ta, putang ina, nakaka-bad trip. Magmula nung sinabi mo na chuchupain mo si A-Classic, ang daming MC na rin yung umamin na chinuchupa nila si Arik. So, fucking disgusting. O no, bakla na naman, bakla na naman. Bakit? Galit ka na niyan. Malamang titirahin kitang bakla ka! Bet na bet mo naman. Dede, seryoso, seryoso. Nakita ko yung drama mo sa FB. Yung mama mo na nasa heaven, na panaginipan mo daw nung November 27. Alam mo magandang gawin mo, tol? Itaya mo yung birthday niya sa wedding. Dede, seryoso. Mahirap mawala ng mahal sa buhay. Kaya sa buong pamilya mo, tol, Tol, nakikiramay ako. Buong simpatsa at kalungkutan sa pamilya mo ay pinadadala ko. Kaya tol, sige na, itaya mo na yung birthday niya sa wedding. Kasi mas may chance apang tumama doon kaysa sa paglaban mo dito sa akin. Napanood ko yung music video ng Poor Country. Pakisabi pack you sa nag-direct. Nung ginugulpi ka ng mga goons, dapat nilagyan niya ng na sound effect. Tang ina kung ako nag-direct nun, ipapatorture ko tong si Punggo! Ipapasalvage ko tong si Supot! Tapos pag tinapon na siya sa ilog, dapat yung tunog! Pero itong si Abra, hinding-hindi magpapausig. Pagsasanay sa espada at katana talaga namang sinusulit. Panay-ensayo din sa paghagis ng sibat para maging ganap naman lulupig! Putang ina, kaya pala sa bahay niyo ubus palagi yung toothpick.
May lalabas pa yan ng kanta title Baby Yoda. Putang ina ang labo. Pero bagay ka din maging Baby Yoda kasi ang sarap mong isilid sa sako. Kaya ngayong gabi, pagkapanalo ay aking kontrolado. Kung ikaw si Baby Yoda, sa labang to ako ang magmamando. Kahit magpatulong ka pa sa best friend mong Pex, isang pitik ko lang lipad kayo para naglaro ng Tex. Untugan ba? Pwes hindi makaka-edge tong Wex pagkat gamit ko yung helmet ni Professor X. Pampaswerte sa buhay at pang-iwas sa malas, igapo si Abra sa punong bayabas. Kaya wag mo nang tangkain pang tumakas, sa akin palang deads ka na, di ka naaabot kay Smuglas. Kasi subok na tong si EJ Power, ginagalingan ko every battle. Pag ako nagpaka-monster, tiklop tong peking gangster. Kasi pag ikaw nag-brrrr, support, malamang giniginaw si partner. Pag ako nag-brrrr, tagos sa utak, ito'y barena ni Jeffrey Dahmer. Ako ang karma nag-aabang sa'yo ng matagal na panahon. How ironic, magikero na ngayon yung nilalagay sa kahon. Wala kang pwedeng ibang sisihin, kung ba't walang habas kitang binaon. Namatay kang mahirap sa mga kamay ko, kaya kasalanan mo na yon. Nawala ako para mag-ensayo, nawala ka lang para magtago. Limang taon man ang nakalipas, sa panlasa pa rin nila'y pasado. Ako ang heartthrob ng flip-top, manalo man o matalo, pagkat nasa akin pa rin ang puso ng mga tao. Round 13, Abra vs. EJ Power, mag-iayos mong beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 4-1, magigay para kay Abra. Shoutouts palagi kay EJ Power, suporta palagi kay EJ Power, dahil lahat ng battle ni EJ Power may power! Yo, shoutouts kay Queen, sa inana ko, tsaka sa mga tropa ko sa Colorado, yeah. Yun, first round, binigay ko kay EJ Power. Kita naman mas malinis, mas itap ng mga punchline niya kung si Abra. Medyo kayo nakapapa yun. Slow po yun. Tamang pagpapalating ng punchline. Pero round 2, para sa akin, pinakamahina ni EJ Power. At kay Abra naman, para hanap niya na yung tama na kumbaga ng tune-up niya na yung sarili niya. Yun, mas nailandin niya ng tama. Yung mga punchline niya, so round 2 na yun sa kanya. Round 3, sobrang dikit para sa akin, sobrang dikit. Pares malinis yung kumbay kanina. Ngayon lang, magmamang sa akin si Abra. Para sa akin, bagay mo, saka mas maraming angulo. Siguro yung preference ko na lang din sa pagdating sa yung standard din sa pag-movie siguro, pag pipili ng rhymes, parang mas pinahirapan niya yung sarili niya, mas nagpakita siya ng, mas nakapag-exhibit siya sa atin ng fighting skills. Yun. Round 1, binigay ko kay DJ Power, round 2 and 3 kay Abra. The classic shit. Yo, pistol niya pala. Binoto ko si Abra, ang boto ko is 2-1. Round 1, binigay ko kay EJ Power. In-acknowledge ko yung part na si EJ Power, naging effective siya nung round 1. Although, para sa akin, komplikado yung mga ginawa ni Abra sa round 1. Pero, iba rin kasi yung part na naging effective si EJ Power dun sa round 1. Kaya, binigay ko talaga sa kanya yun. Round 2, round 3, kaya ako binigay yun kay Abra. Yung part na, possible kasi na hindi naririnig nung crowd, pero naririnig sa POV namin na maganda yung mga linya ni Abra. At the same time, yung pinakalaging issue ko naman kay EJ Power is may mga lines siya na effective pero hindi palagi. So hindi sapat yun para tabunan yung ginawa ni Abra. May chance sana kasi may part din na parang hindi naging effective si Abra. May mga lines siya na sobrang ganda sana ng setup pero hindi maganda yung binabag sa kanya sa dulo. Pero hindi sapat yun para sa akin. Hindi sapat yun para mabigay kay EJ Power yung boto kasi kung yung goal ni EJ Power maging effective, matupad niya yung pinaka-goal ng battle na to. Hindi niya natupad yun sa round 2 at sa round 3. Yun, kaya binigay ko kay Abra. Itong laban na to, no, kahit sino pwede manalo para sa akin. Depende kung saan mo siya titignan. First round, malakas yung sulat ni Abra. Pero pinoto ko dun si EJ Power kasi para sa akin yung clarity
ng pagde-deliver ng malakas na sulat, hindi pa nakukuha ni Abra. So, tapos din si EJ Power, yung technique niya talaga, pulidong-pulido, nag-upgrade, nilabas niya. So nakuha niya sa akin, para sa akin yung round 1, pagbali panggulat. Then round 2, dito na, pumalas na yung pagde-deliver ni Abra. Nakuha ni Abra yung round 2 para sa akin. Malakas din naman talaga yung sulat ni EJ Power, pero pagdating sa punchline count, delivery, theatrics, aura, difficulty, multi, scheme, at nakikita ko rin yung preparation kung gaano kahirap. Parang naaninag ko na mas mahirap yung dinaan ng pagsubok ni Abra doon sa katha niya. So isa yun sa pinuntosan ko, pero magaling yung ginawa ni EJ, pero mas well-rounded, mas matibay, mas matalas lang talaga para sa akin yung pinitaw ni Abra sa round 2. Round 3 naman, eto na, dito na tumuloy-tuloy yung parang diesel na sasakyan si Abra. Sa umpisa, ang nangyari, medyo mabagal pa, hindi pa makuha yung momentum. And then nung nakuha niya yung momentum niya, ang dami niyang angle, sobrang daming parang sobrang daming atake sa lahat ng angulo. Parang iba't ibang klaseng armas na nasa likod ni Abra. Then si EJ Power naman parang isang napakalaking armas lang. So ganun yung nangyaring laban sa round 3 para sa akin. Pero at the end of the day, kailangan pa rin pumili. Pwede rin si EJ manalo. Pero sa perspective ko as a battle rapper, yung dami ng binitaw ni Abra, yung hirap ng preparation, yung theatrics, lahat yung sinasabi ko na kanina, level of difficulty, syempre, lamang si Abra sa round 3. So, round 2, 3, round 2, 3, Abra, round 1, EJ Power. 9-10, 10-9-9. Yun, ako yung nag-iisang bumoto kay EJ Power. Pero huwag yung isipin na binigay ko kagad ng ganong kadali sa kanya, dahil isa kasi talagang pinaka naguguluhan kanina, kasi bali yung judging ko talaga ganito yung nangyari. Yung round 1 para sa akin, na tinabla ko yun, kasi nung umpisa parang sineset pa lang nila yung magiging vibe nila sa battle. Si Abra iba talaga yung naging atake niya, parang naging style clash talaga. Sobrang nag-iba yung level ng lyricism ni Abra, sobrang layered, integrate ng mga rhyme scheme, sobrang mas iba ngayon. Pero yung EJ Power naman, yung pangmasa na mas entertaining, mas nilaro niya yung mga pogi-pogi na ganun, yung mga pogi bars nila. Kaya yung round 1 para sa akin, parang parehas lang naman ng intensity. Yun, sinet ni Abra yung battle na magiging ganun yung style niya. Tapos si EJ Power naman, entertaining side. Sa round 2, binigay ko yun kay Abra. Sobrang malinis. Tapos yung round 3 dito nagkatalo, binigay ko kasi kay EJ Power. So bali yung round 1 ko tabla, tapos yung round 2 ko kay Abra, yung round 3 kay EJ Power. So bali ganito yung ginawa ko, kaya ako na i-vote si EJ Power. Pinaglaban ko yung round 2 nila, yung round 2 tsaka yung round 3 ni EJ Power. So para sa akin, mas malakas yung naging round, yung round ni EJ Power kumpara dun sa round 2 ni Abra, kung saan binigay ko yung boto sa kanya. Kaya yun, pero sobrang prop sa kanilang dalawa, sobrang solid, at syempre congrats din kay Abra, sobrang lulupit ng mga lines, at syempre kay EJ Power, sobrang galing yung dalawa. God bless sa inyo. Lift up. Okay. Yo, ang mapansin ko, binoto ko si Abra. Tingin ko, di ko na siguro mag-explain, kailangan mag-explain ng mahaba, pero kung iboto ko siya round per round, round 1 ko ibibigay ko yun kay EJ Power, kasi parang ano eh, yun, parang mas kabisado niya yung stage kesa kay Abra. Parang si Abra nang ama pa. Pero nung round 2 sa round 3 para sa akin, mas lumamang si Abra, lalo na yung round 2. Mas lamang na lamang dun si Abra. Tapos sa round 3 naman, tingin ko ano, parang nagsasabayan lang din talaga sila, kaso para sa akin, mas mahirap yung difficulty ng ginagawa ni Abra. Kahit, kasi ano eh, parang punchline sa parehas, pero mas mahirap yung nagagawa ni Abra para sa akin. Tapos yun, preference na lang siguro. So round 1, EJ Power. Round 2, Abra Malinaw. Round 3, Abra. Yeah. Grabe yung laban na yun. A-game Abra yung nakita ko. Matalo man sa ganung klaseng Abra,
Sulit. Pares kami, para sa akin, ano, panalo pa din. Handang-handa na pong lumamon. Parang Neymar na may claymore, bali yung tinidor ni Poseidon. O nakalusot ka dun kay Patrick, pati na kay Trece Lason, kaso sumablay ka nung semis, napahiya ka tumilapon. Kaya sa pag-recharge ni Alden, karir mo ay muling babangon. Kaya magpasalamat ka na lang dahil sa akin, nag-main event ka na rin ng ahon. Sobrang napasubo ako dun, man. Sobrang... kung ano yung in-expect ko kay J-Power, parang naibigay niya yung parte niya. Tapos higit pa, nung round 3 lalo, man, nangangamba ako kasi bara por bara na siya. Awan ko, man, sobrang nag-enjoy lang ako kanina. Sarap talaga bumitaw ng mga nagbabagang kataga. Pagdating sa sining na may ningning, ako'y simpleng alagad. Imbis na mag-step down, ha? Nag-step up pa, tapos EJ katapat. Ano to? One step forward, two steps back? Sige lang, attack! Pero pwede bang two steps forward na lang sa mga letrang E at J para GL na agad? May ginagawa akong LP ngayon. Maglalabas ng LP, hopefully, next year. Sana suportahan nyo katulad ng pag-suporta nyo sa battle ko. Kung nasusuportahan nyo yung battle ko, sana suportahan nyo din yung music. Ito yung matagal ng Abra album, Abra LP, yung remaster ng Hendrix EP, yung bago kong Kadabra LP, at saka yung bagong-bagong-bago na Cosmic EP. Pasensya na kayo, medyo na delay yung lahat, pero back on track tayo, kaya abangan nyo yan. Maraming salamat sa... pagsuporta sa akin sa muli kong pagbabalik. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Thank you. Yo, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sa mga patuloy na nakiki-enjoy sa amin dito sa kultura namin. Sana pagpatuloy nyo lang ang inyong suporta at more power sa lahat ng audience, sa lahat ng MCs at sa lahat ng hip-hop sa buong kalawakan.